Writer, PH. Kay Enzo at kay Mickey, bilang COVID survivors, anong reaction nyo or nararamdaman nyo whenever someone like Doc Willie Ong says na after election, there's a possibility that the cases would rise, the numbers would rise again? How do you feel? Actually, I think in the back of our minds, I think we all think that na after the elections, magkakaroon ng surge ulit. Nasa likod ang isip natin yan ngayon. So, syempre, yung pag-iingat, hindi na mawawala yan. Kung baga, paano na natin yan? Wearing of masks, it's all part of our lives now. Ako, I believe yung surge can happen anytime, any day. Yeah. Kasi kung nakita niyo naman ng mga kampanya, ako medyo active po kasi ako because of my dad. Pero sa awa ng Diyos, buti naman, safe. Yeah. Kahit anong lahat ng kampanya na pinuntahan ko, kahit... Ingat talaga. It's funny you should mention that kasi recently may nakita ako Enzo sa news na sa China yata parang may lockdowns. Shanghai, yeah. Sa China. So may lockdowns na ulit. So parang nakikita natin, di ba, sa horizon na oh my gosh, it might happen again. So talagang yun na nga, yun, like I said kanina, part na ng buhay natin ngayon, yung pag-iingat. So follow up ko dun sa tanong kanina about filmmaking activities, ano? With that in mind, na may mga ganong sinasabi na it might rise again, tapos alam naman natin sa ibang parte ng mundo, talagang malala. Like sa UK, South Korea, ano. Kayo ba, do you feel na bilang player sa industry, no, sa entertainment industry, is this too soon na masyado tayong nagbukas na tayo ng sinehan, nagsushoot na tayo, wala nang lock-in yung iba? Too soon, pwede ano, I think, nasa 50-50 ako. Too soon, maybe not, kasi when are we going to find out kung okay na ba talaga yung sitwasyon unless we immerse ourselves in this setup na pwede nang mag-mall, pwede nang mag-ganito, paano natin malalaman? So in a way, I think it's high time na malaman natin kung hanggang saan yung pwede. And at the same time, yun din, may konting takot pa rin na, oh my gosh, is it too much na ba? Too soon? So, at 50-50 ako eh. How about you, Enzo? Ako, likewise po. Para sa akin, medyo, hindi naman sa malakas yung loob ko, pero lagi naman akong safe. Pero we cannot live in fear kasi pag natakot po tayo, hindi na tayo magpo-progress as a community. Yeah. So, kahit ano mangyari, I think it's just a test from God kung maniniwala, mag-iingat ba tayo, di ba? And ako kasi, maniniwala ako na kaya natin lumabasan. I think, sinasabi natin, sana bumalik sa normal, but I think this is the new normal. We have to make the most out of it, di ba? Maraming taong nangangailangan, may pinapakain din tayo mga pamilya. So, kailangan po natin talagang maging matapang at my last question, paano kayo na-traumatize ng having COVID na hanggang ngayon hindi nyo pa din matanggal? Like ako, I still can't imagine myself not leaving the house without a mask on. Kayo, paano nyo, ano yung effects nyo psychologically? Ako, para sa akin, nung una, of course, I felt guilt because I feel that ako yung nakakawa talaga sa dad ko. And nag-initiate kami ng birthday party sa house because syempre hindi natin matiis eh. Minsan yung mga gatherings kasi we're social beings eh. So, para sa akin, nung una, I was a bit traumatized. Pero habang tumatagal, and nakikita ko naman na sa awa na Diyos, hindi naman po ako nakahawa despite sa mga nangyayari sa akin kasi naiingit naman po talaga ako. So, eventually naman, for me, I got used to it naman po. Mickey? Siguro ako, may times kasi na parang, siguro naman, safe naman. Kaya medyo ibababa yung mga ganyan. Ngayon talaga, when I had Omicron last January, dun ko na-realize na paglabas mo ng bahay, tandaan mo na talagang gear up na properly.